Brad. Liga Brad, Brad, Liga Brad. Pinjam untuk Brad, Bang. Tiket itu yang ketujuh Brad. Oh. Para budak Amerika itu Brad, duda aku itu Brad. Karena selang tahu itu Brad. Oh, ini mana-mana sabi? Pakat itu cintal mana-mana? Ini Brad, macam kita ketemu terasa sama mga movies Brad, lagi mga mimbro atau mga gangster, para adik Brad. Sarap mo namang ipako dun sa nagpropropista ng Black Lives Matter. Sa gitna, ha? Sa gitna para matauhan ka. Hindi, Brad. Parang duda talaga ako. Black Lives Matter. Saan nga ba nag-umpisa ang tsuriya na ang mga blacks ay palagi nasasangkot sa gulo at kriminalidad? Halika, tunghayan nyo at balikan natin ang tsuriya ng criminology na minsan ang nasangkot sa kontrobersya dahil sa issue ng racism. Racist pa ka mo? Wala nang higit pa sa tsuri ni Ernest Sutton, isang American anthropologist na nasa likod ng The General Inferiority Theory. Ito ang isa sa mga tsuriya sa kasaysayan ng criminology na naharap sa malaking kontrobersya at hanggang ngayon ay patuloy na nagdadala ng takot sa mga kaibigan nating Black Americans. Ano ba ang General Inferiority Theory? Ito ang theory ni Ernest Sutton na sumikat noong late 1930s na inaipresenta niya sa book na The American Criminal at Crime and a Man. Ayon sa theory ang ito, ang pagiging criminal ng isang tao ay pwedeng ma-determine sa pamamagitan ng race o lahi niya. Ang mga tendency ng kahit na anong kriminalidad ay may equivalent percentage depende sa kung anong lahi mayroon ng isang tao. Dahil ang iba't ibang lahi ay dala ng evolusyon, iba't iba rin ang physical na kanyuan ng mga ito, at ang bawat isa nito ay kanya-kanya ang structure ng katawan na pwedeng bigyan ng katumbas na psychological and sociological determinants. Nakikita ito kapag nata-challenge ang moral at behavioral stamina ng isang tao. Tinawag niya itong General Inferiority Theory dahil sabi ni Houghton, lahat ng lahi ay may iba't ibang kahinaan sa iba't ibang bagay na pwede magdala sa kanya para makakommit ng crime. According kasi sa findings ni Houghton, habang lahat ng lahi sa buong mundo ay may percentage to commit a certain crime, ang mga Black American na nanggaling sa lahi ng Negro at Negroid ay may pinakamalaking tsansa na gumawa ng violenting krimen tulad ng murder o pagpatay at pananakit sa ibang tao. Sa obserbisyo niya, nakita niya na mas mataas ang athleticism ng lahing ito kumpara sa iba. Kaya ikinumpara niya ito sa mga ape na may mataas ng athletic ability at posibleng dahil sa evolution, magkakalapit lamang ang behavior at pag-iisip ng mga ito. Sabi niya, dahil ang pamumuhay ng mga Negro noong unang panahon ay halos magkapareha ng mga hayop sa gubat at ang mga itsura at kulay ng mga ito ay parang katulad ng mga unggoy. There's a greater possibility na ang behavior ng mga ito ay makatulad ng mga hayop o mga unang espesye na nabuhay noong unang sibilisasyon. Ang mas naging katakot-takot pa sa tsuryang ito dahil uso noong panahon ni Houghton ang tinatawag na eugenics o ang pag-improve sa genes ng tao. Ang pagpili lamang sa magandang uri ng genes o lahi at ang pag-discriminate or worse, ang pag-ubos o pag-sterile sa mga inferior na lahi. May mga kontrobersya kasi ito ng murder sa mga lahing hindi angkop sa good genes. Katulad na lamang ng ginawa ni Hitler sa Germany. Marami ang nangamba na baka mangyari ito sa mga blacks. Dahil isa si Houghton sa mga taong mataas ang paniniwala sa eugenics na posibleng magresulta sa genocide o malaking pag-ubos sa isang uri ng lahi. Kaya magpahanggang ngayon, ang takot na dala ng tsuryang ito ay namumulto pa rin sa kaisipan ng Black community dahil marami-rami pa rin sa mga white Americans ang naniniwala sa white supremacy o ang pagiging superior ng mga lahi nila sa mundo. Katulad na lamang ng Ku Klux Klan. Posibleng ito ang multo na bumuhay
sa isang isolated case na nangyari kay George Floyd at sa ibang miyembro ng Black community, na kahit ang kasong ito ay isolated o hindi naman patungkol o direktang nakapikto sa lahat ng Black Americans, pero ang pangamba, emosyon, takot at diskriminasyon na matagal na napaloob sa mga Blacks ay na-trigger sa kasong ito. Pero ito mga tsonga, hindi naman lahat ng member ng Black community ay naniniwala na majority ng mga white people ay racist, tulad na lamang nila Morgan Freeman at Denzel Washington. Dahil marami naman sa mga Blacks ang nabigyan ng pagkakataong umangat sa iba't ibang larangan sa Amerika, tulad nila Barack Obama, Oprah Winfrey, Lionel Richie, Will Smith at kahit marami pang iba. According sa latest finding ng American Anthropologists Association, na kung saan isa si Houghton sa mga founding fathers nito, ang Black athleticism na nakita ni Houghton sa mga study niya ay sa pagang naging advantage para mas gumaling sa kahit anong larangan ng sports ang mga Black Americans tulad nila Muhammad Ali, Serena Williams, Tiger Woods at sino pa bang makakalimot sa legendary basketball player na si Michael Jordan. Ito ay isang representasyon ng racism sa Amerika pagdating sa layan ng mga Blacks ay unti-unti nang nawawala. Dahil lahat naman ng tao sa Amerika ay nabibigyan ng pagkakataong umangat at ma-achieve ang American Dream. Yung kaso ni George Floyd, hindi na sana umabot yun sa violent protest, looting, at malaking gulo. Yun nga lang, marami sa kanila ang gumatong. Hey Brad, may tisoy doon Brad. Pali ka ba? Tanong nga rin. Parang baguhan lang kayo Brad. Batang nga rin. Sige, sige, sige. Ano masasabi mo ito sa Black America? Okay. Saan? Bakit mo sa... Ay! Hinaka yung cellphone ko! Brad, tulungan ako Brad. Yung cellphone ko! Hinaka! Judgmental ka kasi! Disclaimer lang mga kaibigan, ang videong to ay may mga subjective content. Ibig sabihin, may mga paksa dito na galing sa sarili kong pag-analyze sa tsorya. According sa mga research ko, from books down to e-books. So, I hope if you have criticism, it would be constructive for both of us. Ang learning naman kasi is continuous. So, just feel free to comment down below and click the subscribe and bell notification button kung sa tingin mo nakatulong ito sa inyo. Salamat.